Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natutuwa ho tayo na makapiling kayo at yung mga kapwa natin Bangsamoro sa iba't ibang panig ng mundo. Nagagalak ho tayo sa naging resulta ng plebiscito para doon sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Napansin ho natin na overwhelming yung botong yes sa iba't ibang panig ng areas kung saan isinagawa yung plebiscito. So nakakatuwa ho yung resulta. Yung pong United Bangsamoro Justice Party ay ang political party na inorganisa ng Moro Islamic Liberation Front matapos na pirmahan nito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014. Yung pong partido ang magiging vehicle ng transition ng MILF magmula sa pagiging revolutionary armed organization papunta doon sa isang democratic na struggle. So yung pong partidong yon ang naatasan na manguna doon sa campaign, advocacy, at yung delivery ng votes para sa plebisito noong nakaraang January 21, 2019. Yung pong partido ay nagtayo ng isang regional operation center at hinawakan nito ang pag-coordinate ng galaw ng partido sa iba't ibang bahagi ng plebiscite area kagaya ng Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lano del Sur at saka Isabela and Cotabato City. Pero doon sa loob ng regional operation center, meron tayong specific focus na operation center for Cotabato dahil sa matinding opposition. So sinigurado natin na yung center ng operation natin sa Cotabato City ay mababa hanggang doon sa level ng mga presinto, hindi lang sa barangay. Nagulat din ho tayo dahil hindi natin inaasahan na ganong ka-efficient yung makinarya ng partido. Una-una dahil bago lang ito itinayo. Pangalawa, yung pong political democratic exercise through a plebiscite, hindi ho sanay ang Moro Islamic Liberation Front doon dahil ito ho ay sanay doon sa gyera, hindi ho sanay sa isang political exercise. Pero napatunayan natin na magaling naman yung delivery system ng partido. Ang tingin natin, liban doon sa magaling yung delivery system ng partido, ay merong mataas na enthusiasm yung Bangsamoro people na isulong yung plebisito. So malakas yung voluntary spirit din ng mga mamamayan natin. So halos lahat ng tao sa iba't ibang sulok, halimbawa ng Cotabato City, nagvoluntaryo yung mga tao magmula sa pagdikit ng mga campaign materials, pagtulong sa mga botanteng mahanap yung kanilang presinto hanggang doon sa pag-secure nung votes pag nung binibilang na ito at nung tinatransport ito papunta sa canvas. Generally, yung mga plebiscite returns ay okay naman, malinis naman po yung pagkakagawa. Very few instances na merong clerical error, halimbawa isang presinto nakita namin na mas mataas yung vote turnout kesa doon sa number ng bumoto. Specific in Kalanganan Mother, mas mataas yung naiboto kaysa numero ng total registered voter sa isang presinto. Pero hindi naman malaki yun. Meron ding cases na merong kaguluhan na nangyari doon sa mga presinto. Essentially, ang naging challenge doon ay yung mga barangay officials, yung mga tanod nila, yung mga bipat, ay hinaharang nila yung pagpasok ng mga botante natin. Na hindi naman po pwede dahil alinsunod sa batas, yung pong mga incumbent barangay officials, yung mga bipat, mga tanod, ay bawal hong lumapit doon sa presinto. Dahil po, maaring ma-intimidate yung mga botante. So iniiwasan ng batas yun. Pero napansin natin na sa ilang barangay sa Cotabato City ay nangyari yun. Doon naman sa canvassing sa may Sharif Kabunsuan Cultural Complex, wala naman masyado naging problema. Naging smooth naman yung canvassing. Except na nung
huli na kung saan kinakailangan i-prepare yung certificate of canvass magmula doon sa summation nung election returns, ay nagkaroon ng clerical error doon sa pag-reflect nung ilan ba yung total na registered voter at ilan yung total ng mga taong bumoto doon sa panahon ng eleksyon. Hindi naman po substantive yon, hindi naman material yon yung depekto, dahil mas importante yung actual na vote for yes at saka yung actual na vote for no. Dahil yung una, yung kabuuan ng registered voter, hindi mo dinetermine yon sa plebisito. Ang determination kung ilan yung total registered voter ay ginawa nung nagkaroon tayo ng registration at special registration. So, hindi ho material yon. Pangalawa ho, yung ilan ba yung total na na-cast na vote, ibig sabihin, ilan yung ibinoto, kaya naman yung kunin dun sa summary nung ilan yung yes, ilan yung no. So, malalaman mo na agad kung ilan ba yung total na ibinoto. Kami po ay naniniwala na yung lumabas na boto noong January 21 ay yun yung sentimento nung mamamayan sa Cotabato City. Dahil wala na hong ibang paraan kung papaano natin malaman kung ano yung ninanais ng mga tao maliban doon sa proseso nung plebisito. Wala pa hong itinatakdang batas na nagsasabing ibang paraan para maintindihan natin kung ano yung gusto ng mamamayan ng Cotabato. Kasama ho yun sa demokratikong proseso. At dahil nga ho, nagkaroon na tayo ng kasunduan sa gobyerno at handa na yung MILF na mag-transition magmula sa isang armed revolutionary organization papunta doon sa democratic na process, handang-handa na hong sagutin yung lahat ng maaring dalhin sa korte o kaya sa iba pang institutions ng government kung saan maaaring pag-usapan kung ano yung dinaanan na proseso sa plebisito. Hindi naman sa inaasahan natin, pero sanay na tayo sa klase ng plebisito at eleksyon sa bansa kung saan yung mga natatalo ay laging ang sabi ay sila ay nadaya. Samantalang yung katotohanan naman ay lantad naman ho sa lahat eh. So marami na rin nakakita nung ano talaga ang nangyaring proseso sa loob ng mga presinto. Hindi naman ho may kakaila na talagang merong mga presinto na nag-exert ng pressure yung mga incumbent na barangay officials na hindi dapat nangyari sa plebisito ito. Una po, yung partido ay kaiba dun sa mga partido sa Pilipinas na buhay lang kapag may eleksyon. Yung pong partido na itinatag ng Moro Islamic Liberation Front ay isang partidong may prinsipyo at functioning. Ibig sabihin ho nun ay ito ay patuloy na mangangalap ng kanyang miyembro at magpapatuloy dun sa advokasya niya. So hindi ho niya gagawin na ito ay nandiyan lang pag merong eleksyon. Kundi magmula ho ngayon at sa mga susunod na araw, itutuloy-tuloy nito ang kanyang una, pagpapalakas ng organisasyon. Pangalawa, pagpupush doon sa kanyang mga advocacies. Dahil alam naman ho natin na hindi ibig sabihin na nanalo yung plebisito at magtatayo tayo ng gobyerno ay masosolve na yung lahat ng problema natin. So mas kakailanganin natin yung sulong ng political party sa baba para ho maintindihan natin lalo kung ano yung saloobin ng mga mamamayan natin, at inaasahan natin na dahil naintindihan natin yung gusto nila at saloobin nila, yung mga angkop na solusyon ang maibigay natin sa gobyerno ko. Una ho ay natutuwa tayo doon sa naging reaksyon ng publiko. Sa party ho natin, yung nagpapatakbo ng operation center, hapon pa lang ho nung January 21, alam na ho natin na panalo tayo dahil nagkaroon tayo ng operation quick count. So lahat nung nilagay natin na mga watchers doon sa presinto natin, nung tinawagan natin sila at nag-report back sila after nung pagsara ng mga presinto nung alas 3, tinakbo natin yung collection ng lahat ng report nila, alam na natin na lamang ho tayo. Pero dahil gusto nating opisyal na mai-proclaim ng Comelec kung ilan talaga, inantay natin yung proclamation ng Comelec. Pero essentially, nung nag-canvas tayo, alam na natin kung ano yung resulta ng plebisito.
Yung pong spontaneous na reaction ng mga kababayan natin nung pinroclaim na panalo ho yung yes sa Cotabato City, ang talagang sulit na nagbigay sa atin nung mas mataas pa antas nung katuwaan dahil hindi sila inorganisa, bigla na lang silang lumabas sa kalsada. Ako nga ho ay nagulat dahil habang nasa loob kami, nagdedebate doon sa proseso nung canvas, paglabas ho namin doon ng mga alas 9 ng gabi, nakasalubong na namin yung isang caravan na spontaneous na lumalabas habang ito ay bumabaybay sa mga kalsada natin. Lahat po nung madaanan nila ay sumasali doon sa caravan. So, isang magandang pangitain na natutuwa yung mga kababayan natin sa Cotabato City. Ang pakiusap natin at ang hope natin ay yung spirit na yon, yung voluntarism na nagamit po talaga natin doon sa kampanya at doon sa plebisito mismo ay manatili dahil yung pong trabahong haharapin natin at yung challenges na haharapin natin sa pagpapatayo ng panibagong gobyerno ay mas matindi pa kaysa dinaanan natin sa plebisito. Malalagpasan lang natin ito kung patuloy ho yung spirit of voluntarism at yung push ng mga kababayan natin na talagang lampasan at i-conquer yung lahat ng challenges na haharapin natin. Panawagan ho natin at ang pakiusap natin sa lahat ay tapos na ho yung plebisito. At kung bumoto man kayo ng yes or no, hindi na ho panahon ng kampanya o panahon ng bangayan. Ito ho ay panahon na ng pagkakaisa dahil kakailanganin natin yung lakas ng bawat isa sa atin, tayo man ay bumoto ng yes o kaya ng no sa mga susunod pang haharapin nating mas mabibigat na problema at challenges para maitayo at maibangon yung panibagong gobyerno at panibagong kinabukasan para ho sa lahat, hindi lang ho para sa ilan.